58 comments. Boom. So madami yan guys, madaming nagtatanong dyan. Kasi naka Facebook ads yan. At dahil binus ko to guys, inadvertise ko siya. Madaming nag-message sa amin, madaming nag-inquire, ganyan. So lumago yung business. Ngayon tuloy-tuloy na yung mga order na tinitake namin dito. So targeted customers lahat yun guys. So talagang posible yung bibili at mag-a-avail sila ng mga services nyo. Gusto mo bang matuto kung paano ka magsimula ng sarili mong business online? May mga tamang diskarte kung paano ito palaguhin and palakihin? Kung yan ang hanap mo at utak negosyante ka, well, this video is para sa'yo. So kung may naiisip kang mga negosyo ngayon, may mga products kang gusto mong ibenta, o kaya mga iba't ibang services na pwede mong i-offer sa magiging customer mo, well, isa sa katuparan natin yan ngayon. At hindi lang yan guys, tuturuan ko din kayo ng malupitang marketing strategy na ginagamit ko na at ginagamit na rin ng mga successful at mga malalaking businesses online. So kung hindi mo pa alam to, dapat mo nang malaman para maging successful ka sa itatayo mong business. I suggest guys na tapusin mo tong video na to hanggang dulo para masabayan mo yung step by step process na ituturo ko sa inyo. And para may laban ka na rin sa mga magiging kakompetensya mo. And ito pala guys, gusto ko lang i-shout out yung business ng tropa ko. So sila yung mga nakasama ko nung nagko-cruise ship pa ako. So sa mga naghahanap dyan ng mga helmet, pang rides, ganyan, pwede nyong i-visit yung page nila. So ilalagay ko na lang guys yung link ng page nila sa description box para mapuntahan nyo rin. So ayun na nga guys, bago ang lahat, kung gusto mo itong mga ganitong videos na nagtuturo ako ng mga tips and tricks kung paano tayo kikita online, kung may time ka lang naman, click mo naman yung like button dyan sa baba. Ayan, click mo yan para ganahan naman ako guys na magturo pa, mag-share pa ng mga ganitong tutorials na pwedeng-pwede natin pagkakitaan. So ayan, huwag na natin patagalin, punta na natin yung computer natin. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So ayun guys, nandito na tayo sa computer natin and ang pinaka main goal natin sa video na to is number 1, makapag-create tayo ng effective na Facebook business page. May physical store ka man o wala, need mo na and kailangan mo na talagang gumawa ng Facebook page mo para sa gagawin mong business. Ito na yung pinaka modern way ngayon kung paano tayo mag-start up ng business natin o kaya negosyo. So imagine niyo guys, almost 96% na ang mga Pilipinos na gumagamit ng Facebook. So nandito lahat ng kalakaran guys. And kailangan mo na lang talagang malaman kung ano yung mga diskarte na gagawin mo dito para maging successful yung itatayo mong business. And yung number 2 na i-discuss natin guys is tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-run ng sarili mong Facebook ads. Kasi ito na talaga yung pinaka best way on how to market or advertise your business online. So marketing strategy na to guys, kung paano natin i-advertise yung mga isi-sell natin products, yung mga i-offer natin mga services, ganyan. So kailangan na malaman nyo to. Dati nung wala pang Facebook, pahirapan talaga kung paano mag-advertise and very limited lang ang mga resources mo. So ngayon guys, dahil napaka-innovative ni Facebook, nakapag-come up sila ng way para makapag-advertise din ang mga small businesses na kagaya natin sa mga bilyong-bilyong users nila. And ito na yung tinatawag namin na Facebook ads. Ayan. Ang kagandahan dito sa Facebook ads guys is kontrolado mo yung ads mo. So pwedeng-pwede mong targetin ang mga posibleng maging clients mo, posibleng maging customer mo. So ayun guys, para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kalupit tong Facebook ads na to sa business natin and kung paano nga ba yung targeting na sinasabi ko. So example natin yung Facebook account ko para magkaroon lang kayo ng idea para makita nyo rin. So lately nagka-interest ako sa mga pagkain, ganyan, sa mga foods kasi nga handaan, ganyan. So panay ang search ko ng mga pagkain sa Google, sa YouTube, sa Facebook. So nalaman lahat yan ni Facebook. Kaya ngayon targeted ako ng mga iba't ibang businesses na all about foods. So ang mga ipapakitang ads ni Facebook sa mismong Facebook wall ko is all about food din. So tignan natin guys and makikita nyo dito. Ayan. So ito guys, isang example natin, si Sedap Malaysian Kitchen Tai Tai Rizal. Alam mong naka-Facebook ads to kasi merong nakalagay na sponsor dito.
So dahil nagka-interest ako sa mga food, sa mga pagkain, ito yung pinakita ni Facebook sa akin. So ang meaning nito guys, itong may-ari ng business na to, si Sedap, in-advertise niya yan. So gumamit siya ng Facebook ads dyan para makilala yung products niya. And tignan nyo naman yung engagement niya guys. So meron siyang 2.7k na likes and reaction dito. So madami na yan guys, kasi naka-advertise nga to. Then tignan nyo naman yung mga comment, madami din, 517. And tingin pa tayo sa wall ko mismo. Yan, scroll lang tayo. And eto na naman guys, nagpakita na naman sa akin yung isang business na naman, which is si Budel Bilao Food Hub. So alam mong naka-Facebook ads to kasi meron siyang sponsor dito. And tignan nyo ulit yung engagement, naka-12k reaction dito. Then tignan nyo din yung mga comment, meron siyang 4.1k comments. Boom. So madami yan. Another example naman, tignan natin to, si Jollibee naman to guys. So naka-sponsor din to. So meaning gumamit din siya ng Facebook ads dito para i-advertise tong bundle na to. So example guys, paano naman kapag yung mga products mo is all about mga bisikleta, mga cycling jerseys, cycling equipments, ganyan. So pwedeng-pwede mong targetin yung mga siklista na nagkaka-interest sa mga bisikleta, sa mga road bikes, sa mga mountain bikes, ganyan, para ipakita yung products mo sa kanila. And another example guys, yung business ng nanay ko. So ginawan ko siya ng Facebook page kasi magaling siyang magluto, ganyan. So nag-offer din kami ng mga ganito. So tignan natin. Ayan, so eto siya guys, si Kusina Aurelia. Then eto yung ginawa kong Facebook ad sa kanya. And tignan nyo naman yung engagement niya. Then eto yung people reach, 6.6k. Eto yung mga taong nakakita sa ads na ginawa ko para sa Facebook page ng nanay ko. So engagement, 1.8k. Ayan. Then yung comments, tignan natin, 58 comments. Boom. So madami yan guys, madaming nagtatanong dyan kasi naka Facebook ads yan. So eto guys, yung sa mama ko, medyo mababa lang yung engagement niya. Yung reaction lang is 167 lang, then yung comment is 58. So yung binudget ko lang dito guys is 50 pesos per day lang. So kung mas malaki yung ibabudget mo dyan per day, mas malaki yung engagement niya and mas madaming makakakita sa Facebook ads na ginawa ko. So ayan, kontrolado mo din yung budget mo dito. And yung tinarget ko dito is yung mga taong nagkaka-interest din sa mga foods. And also, tinarget ko din yung mga kalapit na municipality namin. So, syempre, kapag delivery, dun lang sa malapit sa amin. Ganyan. So, ganun yung kagandahan niya, guys. Hindi lang interest, kundi pati yung location yung pwede mong targetin. So, ayun guys, start na tayong gumawa ng effective na Facebook page natin sa gagawin nating business. So, simple lang naman, guys. Punta nyo yung profile nyo, then click nyo yung plus sign dito, create. Ayan, then punta nyo yung page. Then fill upan nyo na yung mga required details dito. So ang tips ko naman sa inyo guys, kapag gagawa kayo ng Facebook page para sa business nyo at gusto nyong seryosohin to in the long run, ayan, gamit kayo ng Facebook account na 2 years old or 3 years old na active sa Facebook. Kasi si Facebook guys, masyadong stricto yan. So kapag dami account yung ginawa mo, kagagawang account lang para gumawa ng page, kapag nakapag-post ka lang ng mga sensitive na post na against sa rules and guidelines ni Facebook, pwedeng maban agad yung account mo. So gamit tayo ng mga account na matatagal na dito sa Facebook guys. So ayan, simulan na natin to guys. And lately, dahil nagka-interest ako sa mga bisikleta, gagawa ngayon ako ng Facebook page para sa sarili kong bike shop business. So ito yung gagawin kong pangalan ng business ko, JP Cycles PH. Ayan. So yung ilalagay kong category dito guys, ayan, pilapan natin to. So, bike shop, bicycle shop. Then, dito sa description guys, ayan, kompletuhin lang natin to. Meron na akong nagawa dito, ipipaste ko na lang. Boom. Then, create page lang, pindutin natin to. So, okay na guys, created na yung Facebook page natin. So, dito guys, maglalagay na daw tayo ng profile photo natin. So, may naka-ready na ako, lagyan ko na. Click ko lang to. Boom. So, eto na siya. Nag-update na siya dito. Then, eto. Add cover photo lang. Click natin to. So, may naka-ready na ulit ako dito. Ayan. So, okay na siya. Idadrag ko lang daw. Ayan. Then, click save lang, guys. Save natin. So, okay na siya, guys.
Eto na siya. So, ayun guys, dahil may Facebook page na tayo para sa gagawin nating business, iseset up ngayon natin siya para sa Facebook ads. Kasi ang possibility niyan guys, kapag nag-run na kayo agad ng ads nyo, tapos hindi pa nakaset up yung Facebook page nyo, ang pangit pa, hindi pa kompleto, kulang-kulang pa, ganyan. Yung mga taong na-reach ng Facebook ads nyo, iba't ibang tao na yung makakakita niyan. May possibility yan na i-check yung Facebook page nyo mismo. So, kapag nakita nilang kulang-kulang yung Facebook page mo, mawawalan sila ng tiwala agad sa'yo. Kasi ang labanan dito sa Facebook guys is reputation. So dapat may pakita mo sa kanila na talagang may skills ka, quality yung products na binibenta mo, so dapat pagandahin mo tong Facebook page mo. Kasi ito yung magsisilbing parang frontline mo sa gagawin mong business. So ayan, iseset up na natin to. So ang unang gagawin nyo dito sa Facebook page nyo is click nyo lang to, create a username. Ayan. Then, dahil JP Cycles PH yung pangalan niya, ito din yung gagawin kong username. So, ayun guys, okay daw siya. Wala daw siyang kaparehas. So, create a username lang guys. Click natin to. Boom. So, okay na siya. Yan. Then, refresh natin. So, eto na siya guys, nag-iba na siya. facebook.com/jpcyclesph. So, mas madali nang mahanap yung Facebook page nyo. So, next na iseset up natin is yung about section. Click nyo lang to, yung more. Then, click about. Boom. So, ang tips ko lang naman sa inyo dito guys is kompletuhin nyo to para naman makita nila na reputable yung business nyo and kompleto yung mga informations na nilagay nyo dito. Tulad ng Facebook page ng nanay ko. So, eto siya. Then, punta natin yung about section. Boom. So, kompleto yan guys. May address dito. May opening hours dito. Ayan, phone number, about, additional information. So, kapag nakompleto na to guys, ayan, balik tayo dito sa home. Boom. So, eto na yun guys. Eto na yung tricks na ituturo ko sa inyo para bumango yung Facebook page nyo o kaya yung gagawin yung business and para maging presentable siya sa mga magiging customer nyo in the future. So, etong tricks na to guys, matagal ko nang ginagawa to. Kada gagawa ako ng business page, eto palagi yung ina-apply ko. So, ang diskarte dito guys, bago kayo mag-run ng Facebook ads, mga advertising dito sa page nyo, kailangan nyo munang lagyan ng laman to. Yan, mag-post muna kayo dito. Sabihin natin, 2-3 posts in 7 days or in 2 weeks, ayan. So, paglaanan nyo muna guys na mag-post-post muna kayo para naman kapag binisit nila yung page nyo, may makita sila dito at maingganyo silang bumili o kaya mag-avail ng mga services nyo. So, example natin, yung ginawa kong page sa nanay ko. Ayan, so, nung bagong gawa, nag-post muna ako dito. Hindi muna ako nag-run ng ads, hindi muna ako nag-advertise. Ayan, makikita nyo naman. So, para malagyan lang to ng laman. Ayan, so madami yan guys. Then, after mga 2 weeks, 3 weeks, dun na ako nag-boost. Dun ko na in-advertise tong Facebook page ng nanay ko. At dahil binus ko to guys, in-advertise ko siya, madaming nag-message sa amin, madaming nag-inquire, ganyan. So, lumago yung business. Ngayon, tuloy-tuloy na yung mga order na tinitake namin dito. So, ganun yung gagawin natin guys. Mag-post lang muna ako dito. And then, yung ipopost natin ngayon guys, gagamitin din natin mamaya. So, abangan nyo yun. So, eto siya. Create post lang. Boom. Then, maglagay lang kayo ng description kung ano yung pinost nyo. So, ako meron akong nakaready dito. Ito siya. Then, may photos na rin ako na nakaready dito. So, ito guys, huwag nyo akong gayahin. Kasi yung mga pictures na ina-upload ko dito is galing sa internet lang. So, huwag ganon. Pinapakita ko lang sa inyo ng mabilisan kung paano gawin to. So, kung gagawa kayo ng business, sariling picture yung kukunin nyo at ilalagay nyo dito. So, ayan. Open. Boom. So, ito na siya. Then, post na natin. Boom. Yan. Then, another one. Create post na naman. So, okay na guys. Meron na tayong post dito. Nagkalaman na yung page natin. So, ayan guys. And another tricks na ituturo ko sa inyo bago kayo mag-run ng any advertising dito sa ginawa nyong page. So, dapat guys, padamiin mo muna ng likes to o kaya followers, ganyan. So, bakit? Kasi guys, ang labanan dito sa Facebook is likers and followers. Kung mas madaming likes yung page mo, mas reputable ka at mas magtitiwala yung mga magiging customer mo. So for a startup sa mga bagong gawang page, sa mga bagong gawang business page, ganyan, 200, 300, 500 na likes, okay na yon, goods na yon. So paano natin gagawin yun guys? Paano tayo magkakaroon ng likes dito? So ganito lang, punta nyo lang to, yan yung 3 dots na to. Then click nyo lang to yung invite friends. Ayan. Boom.
So ito yung pinakamagandang feature ni Facebook, guys. Kasi pwede mong bulk na i-invite yung mga friends mo para i-like yung mismong page mo. So napakalaking bagay yun, guys, para mag-grow yung ginawa mong business. So ayan, kung madami kang friends, click mo lang to, select all, then send invites. So minsan, guys, naglo-loko to, yung select all dito. So ang gagawin mo lang is, okay lang naman na tag-isa yan. So ang goal mo dito, guys, is 250 friends in one day. Okay na yon. Kasi kapag sumobra ka doon, pwedeng maban yung ginawa mong page. Then send invites lang, boom. And ang kagandahan dito sa ganitong feature ni Facebook, guys, is pwede kang mag-request sa mga friends mo, sa mga kaibigan, sa mga kapamilya, na pwede nilang i-invites din yung mga friends nila. So puntahan nila itong page mo, ayan. Kunwari, pinunta na nila to, then i-click din nila to, yung tatlong to, then invite friends din. So kung mas madaming members ng family mo na may Facebook, na mag-invite friends sila na i-like yung page mo, mas madaming darating na like sa'yo. So umpisa, guys, talagang yung magiging customer mo muna is yung mga friends mo, mga relatives, ganyan, relatives of relatives, friends of friends, ganyan. So sila muna. And ganun din yung ginawa ko dito sa Facebook page ng nanay ko. So yung mga unang nagla-likes dito, yung mga kapitbahay namin, yung mga friends of friends namin, so sila muna. So ganun din yung gagawin nyo, guys. Kapag may mga engagement na sila dito, sabihin natin na gusto nila yung post mo at alam nilang sa'yo yung page, ilalike nila yan and makakatulong yun para mainganyo yung mga parating na customer dito sa page mo. So ganun lang, guys, kapag may nag-order na o kaya nag-avail na ng service nyo, pwede rin naman nakuhanan nyo siya ng reviews. Click nyo yan, then isend nyo yung link sa kanya. Kunwari, nag-order siya ng bisikleta, ganyan. Sir, okay lang ba na i-review nyo yung page ko kung ano yung na-experience nyo sa service na binigay ko sa inyo? So, pwedeng-pwede yun, guys. And yung review na to, makakatulong na bumango yung pangalan ng page nyo. So, kapag na-set up nyo na, guys, and okay na to yung page nyo, ayan, sobrang gwapo niya na, maganda sa mata tignan, and ang daming post na nakapost na para ma-view ng mga parating ng mga customers o mga clients, ganyan. So, ready na kayong mag-boost. Ito na yung Facebook ads, guys. So, i-advertise nyo na para mas lalo pang lumago and maging successful yung tinayo nyong business. So, ayun, guys, sa pag-setup ng advertising, yung mismong Facebook ads na to, i-discuss ko na lang to sa next video natin. Kasi kailangan talaga to ng thorough na discussion para mas lalo nyong maintindihan, guys. So, magbibigay na lang ako ng magandang sneak peek para dun sa next video natin. So, ganito yung magiging tutorial natin sa next video natin, guys. Ayan. So, sa pag-setup ng Facebook ads, guys, kailangan natin gumawa ng business manager. And under nyan, merong ad manager. So, always magkasama yan, guys. Then, under nito, guys, meron tayong tinatawag na ad account. So, multiple to, guys, up to 5 ad account to. So, isa lang yung kailangan natin dito, guys, and sapat na yon. Kasi kahit isang ad account lang, pwedeng multiple page na yung pwede mong i-advertise dyan. So, hindi lang para sa business nyo yung itinuturo ko sa inyo, guys. Kundi kung master nyo to, pwede nyo rin tong i-offer sa mga small-time businesses. So, pwede kayong mag-apply sa kanila bilang Facebook Marketing Specialist. Ayan. So, sabihin nyo, magaling kayo sa Facebook Ads. Kasi skills na to, guys, yung itinuturo ko sa inyo. And kailangan yan ng mga businesses ngayon, guys. So, ayan, under sa isang ad account, meron siyang campaign. Ayan. So, multiple din to, guys. Unlimited yan. And dito sa campaign, under nyan, is ad set. So, multiple din to, guys. Then, under dito sa ad set, meron tayong tinatawag na ad. So, ito na yung magiging itsura ng ads mo mismo. So, dapat mag-focus tayo dito, guys, ha? Kasi dito tayo magsiset ng mga ads natin. Campaign, ad set, tsaka ad. So, ito siya para mas lalo nyong maintindihan. Boom. So, sa campaign, guys, ito yung objectives. Ano nga ba yung objectives ng irarun mong ads? Kung ano nga ba yung purpose niya? Then, dito sa ad set naman, dito mo na isiset yung mga targeted audience mo. So, targeted customers lahat yun, guys. So, talagang posible yung bibili at mag-a-avail sila ng mga services nyo. Then, dito din sa ad set, dito mo din isiset yung budget mo. So, ayun, dito sa ads naman, ito na yung creatives. Ito yung magiging itsura ng ads mo mismo. Image or videos. So, ito na yung mga nagpapakita dun sa mga sponsored dun sa feeds nyo. Ito na yun. So, ganito siya pag sinet up natin. So, ito yung isang ad account ko. So, meron tayong campaign dito. Ad set. And ad. So, itong tatlong to connected yan sa isa't isa. So, sabihin natin, itong campaign na to, connected siya sa ad set na to. Then, connected dito sa ad na to.
So, unahin muna natin to, guys. Ayan. So, yung campaign, objective, purpose, para saan nga ba yung gagawin mong ads. So, ganito siya. Create tayo ng campaign. Boom. So, eto na yung mga objectives na pwede mong pagpilian, guys. Pwede mong piliin yung brand awareness para ma-aware yung mga tao na meron palang ganitong business, ganyan. Then yung reach, ayan. Traffic, ito para sa mga website naman to. Kung may website ka, pwede mong padamihin yung traffic mo dun. Ayan, tapos engagement, ito yung sa post, yung nakita natin kanina. Diba, na madaming nag-like and madaming nag-comment. Ito yun, guys, ito yung ginamit nila dyan. App installs, ito naman yung mga application. Ito yung mga nag-advertise sa Facebook ng mga laro, ng mga application. Then yan, so mapapansin nyo yun dun. Then video views, ito kung gusto mong magpadami ng views dun sa mga videos mo, pwedeng pwede. Lead generation, pwede rin. Messages, pwede rin. Isa rin to sa pinakamagandang objectives na ginagamit ko. Conversion, catalog sales, then store traffic. So itong store traffic, guys, pupunta mismo yung mga user ng Facebook na nakakita ng ads mo dun sa mismong physical store mo, sa shop mo mismo. So kung may parlor ka o kaya computer shop, pwedeng pwede to. Dito naman tayo sa ad sets, ayan, target audience, then budget. Papakita ko lang sa inyo. So, itong campaign na to, yung objective ko dito is post-engagement. Madaming mag-engage mismo sa post ko, mag-like, mag-comment. Then, sa ad set niya, ayan, kapag sinilip natin yung sinet up ko dito, ayan, edit natin, boom. So, dito mo ibabudget yung mismong ads mo, kung hanggang kailan siya magra-run. Then also, pwede mo ding iset dito kung yung location, ayan. So, yung location is yung mga malalapit lang na munisipyo sa amin, sa mismong probinsya namin. Tapos, yung age, pwede mo ring iset yan, ayan. So, yung sinet ko dito is 18 to 65 plus. Tapos, yung interest. So, yung Facebook page ng nanay ko to. So, yung tinarget kong interest dito is food industry, food and restaurants, life events, birthday in December. So, tinarget ko din yung may mga birthday nung December para umorder sila dun sa mga food bundles na niluluto ng nanay ko. Then also, pwede rin yung ads placement. Dito mo din iseset. Kung sa Facebook magpapakita, then sa Instagram. Then under nyan, ito yung campaign, ito yung ad set, then dito yung ads. So ito na yung ads natin. Ito yung magiging itsura ng ads natin. So dito natin iseset, guys. So tignan natin. So dito tayo sa ad. Boom. So makikita nyo dito, ang ginamit kong ad setup is existing post. Ayan. So makikita nyo dito, guys. Ayan. So ganito yung itsura ng ads natin sa mismong Facebook feeds. Kusina Aurelia, sponsored. Then ito yung mga sinet kong pictures. Then merong button dito na send message. Then also ito, Instagram post naman ito. Ganito yung itsura niya. Sa Facebook market, ito yung itsura niya naman. Sa searches, ganito yung itsura niya. Instant article, ganito yung itsura niya. So kapag gagawa tayo, guys, pwede yung existing post and pwede ka rin gumawa dito. So yung isang maganda dito, guys, is yung slideshow nila. Napakaganda nun, guys. And ito yung example niya. Yan, magsiset tayo niyan sa next video natin. So makikita nyo naman dito, guys, madami na akong campaign na niran dito. So makikita nyo dito yung budget ko, $4. Ito yung binus ko sa nanay ko to. Then dito naman yung $10 dito, ito yung isang client ko. So ito yung naging sideline ko dito, guys. So merong isang client na lumapit sa akin, gusto niya daw i-boost yung mismong Facebook page niya. So tinulungan ko siya, at the same time binabayaran niya ako sa boosting na ginagawa ko sa kanya. So ayun lang, guys, sana abangan niyo yung isang video ko regarding sa pag-setup natin ng Facebook ads natin, ads manager, business manager, campaign, ad set, and ads. So maganda-gandang topic to, guys, na dapat nyong abangan para magkaroon pa kayo ng skills na pwede nyong i-offer sa mga business owners. Ayan. So ayun lang, guys, sana nag-enjoy ka at may natutunan ka ulit sa tutorial natin ngayon. And sana magamit nyo yung tinuro ko about Facebook ads sa gagawin nyong business. At kung may mga katanungan pa kayo and medyo nalalabuan pa sa video natin ngayon, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Ayan, re-replyin ko yan para maging mas klaro pa sa inyo. So ayun na nga, kung may time ka lang naman, favor naman, guys, click mo naman yung like button dyan sa baba. Ayan, click mo yan para malaman ko na nagustuhan mo itong video natin ngayon. And para ganahan naman ako na gumawa pa, mag-share pa ng mga ganitong tutorials na pwedeng-pwede natin pagkakitaan. So ayun lang, kita-kita tayo ulit sa next video ko. Listen to me. Oh, pops, but I have to be me. And everyone can see your anger is misplaced.